Isang malakas na palakpak po sa ating Panginoon. Amen. Praise God. There is no greater love than to offer his own life for his friend. 2 Samuel chapter 9 verses 1 to 13. David asked, "Is there anyone still left of the house of Saul to whom I can show kindness for Jonathan's sake?" Now there was a servant of Saul's household in Ziba. They summoned him to appear before David, and the king said to him, "Are you Ziba? At your service," he replied. The king asked, "Is there one still alive from the house of Saul to whom I can show God's kindness?" Ziba answered the king, "There is still a son of Jonathan. He is lame in both feet." "Where is he?" the king asked. Ziba answered, "He is at the house of Machir, son of Imiel in Lodebar." So King David had him brought him from Lodebar, from the house of Machir, son of Imiel. When Mephibosheth, son of Jonathan, the son of Saul, came to David, he bowed down to pay him honor. David said, "Mephibosheth, at your service," he replied. "Don't be afraid," David said to him, "for I will surely show you kindness for the sake of your father, Jonathan. I will restore to you all the land that belonged to your grandfather, Saul, and you will always eat at my table." Mephibosheth bowed down and said, "What is your servant that you should notice a dead dog like me?" Then the king summoned Ziba, Saul's steward, and said to him, "I have given your master's grandson everything that belonged to Saul and his family." Verse 10, "You and your sons and your servants are to farm the land for him and bring in the crops so that your master's grandson may be provided for. And Mephibosheth, grandson of your master, will always eat at my table." Now Ziba had 15 sons and 20 servants. Then Ziba said to the king, "Your servant will do whatever my lord the king commands his servant to do." So Mephibosheth ate at David's table like one of king's sons. Mephibosheth had young son named Micah, and all the members of Ziba's household were servants of Mephibosheth. And Mephibosheth lived in Jerusalem because he always ate at the king's table. He was lame in both feet. Nawa po ay pagpalain tayo sa umagang ito ng isang mensahe na makapupulutan po natin ng aral tungkol sa kagandahang loob. Ang pamagat ng mensahe ng ating Panginoon, God's kindness through David. God's kindness through David. Manalangin po tayo. Amang banal, maraming salamat po. Pinupuri ka namin sa pinakamataas na antas na papuri, parangal at pasasalamat. Hayaan nga po ninyo, O Diyos, na ang mensahe ninyo ay maging pamumuhay po ng buhay namin. Higit sa lahat, gamitin niyo po ang inyong lingkod bilang tuntungan ng inyong paa. May you continue be managed to us, Lord, na kayo ang Diyos na pwedeng gawin din naming buhay sa bawat paglakad namin. Hayaan niyo rin po, O Diyos, na ang mensaheng ito ay magdulot sa amin ng ibayo pang kalakasang espiritual. At nawa, Panginoon, hindi kami lalabas ng bulwagang ito, Lord, nang hindi mo pagpapalain. Ito po yung samot dalangin namin, punong-puno ng pagtitiwala, pag-asa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pakisabi nga po sa katabi natin, you are blessed. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Welcome po sa ating second service at
nawa ay ang Panginoon pa rin ang ating makasama sa oras na ito. Yung kanyang presence, the presence of the Lord. Now, dito sa ating teksto po na ating binasa, ito po yung panahon na si King David ay yung kanyang paghahari, no, na-establish niya na. And their enemies were defeated already. Ibig sabihin, payapa na siyang namumuhay bilang isang hari. And he was capable of doing other things na ika nga ay, kung ikaw ay nananagumpay sa buhay mo, parang ang sarap ng pakiramdam mo. And that was David. David knows the result of God's grace and blessing sa kanyang buhay. Yung pinanagumpay po siya ng Diyos. Sa atin namang buhay talaga, ang pananagumpay ay isang bahagi ng aspeto ng ating mga buhay po na napakasarap madama sa buhay ng bawat isa. And while enjoying God's goodness, David remembers, sabi doon, naalala ni David, no? David remembers Jonathan, his best friend. Sabi ko nga, napakasarap nang meron kang best friend. Pag may best friend ka, minsan mga katagang iniiwanan sa atin, walang iwanan. Yan, walang iwanan kasi kaibigan mo eh. Minsan pa nga ang sinasabi ng iba, di ba? Mas masarap pa nga yung kaibigan ko kaysa sa kapatid ko eh. And that was Jonathan and David having a relationship as a best friend. Imagine natin na itong si Jonathan, sabi niya, yung aking pagmamahal sa buhay mo, David, higit pa sa sarili kong buhay. Ganyan niya po kamahal si David. Amen? Sabi niya sa verse 1, sabi ni Haring David, is there anyone still left of the house of Saul to whom I can show kindness for Jonathan's sake? Talagang isinaalang-alang niya yung pagiging pagkakaibigan nila ni Jonathan. Not for any other else, but for Jonathan. At naman ito si Jonathan, bago ito na namatay si Jonathan, nag-pledge sila, nag-promise sila sa isa't isa. At maging si David ay ipinapangako niya. At ang pangakoan po nila, alam niyo kung ano? Ang sabi rito, huwag sanang sisira sa ating usapan o sumpaan. Na kapag ka nagahari ka na David, huwag mong kalilimutan ang aking sambahayan. Ganun po katindi yung kanilang pagiging magkaibigan. And then David, ganun din po ang promise niya kay King Saul. King Saul was the father of Jonathan. And then the time came, King Saul and Jonathan died in a battle. Namatay po sila sa labanan eh, nung panahon ng ginigera nila ang Philistine. Palestine po yan sa panahon natin ngayon. At hindi naman pwede lang isisi itong pagkamatay ng magkama kay David kasi wala namang kinalaman si David. Alam niyo po si David, napakaganda ng kanyang puso. Kaya siya tinagurang a man after God's own heart. Napakarami niyang pagkakataon para patayin niya itong si King Saul. There are so many times na meron siyang pagkakataon pwede niyang patayin para siya na ang maupo sa kaharian. Hindi po niya ginawa. And because of his relationship with Jonathan. Nothing else, and the other one is his relationship with God. Yan po ang isang nagustuhan sa kanya ng Diyos. Bagabat kayang-kaya niya nang patayin si King Saul para siya na ang maupo, pero hindi po niya ipinahintulot. And God, alam niyo ang Diyos, natuwa po kay David. Parang sa buhay po natin, kung minsan yung meron tayong ginagawa out of our own self, at ang maluluguran talaga ang Panginoon. Amen? Hindi yung sarili natin. And that was King David. And David has only one reason for this, to show his kindness. Alam niyo yung kindness? Kanina tinitingnan ang kind. Kindness is more than just loving people. Okay? And it is loving people more than they deserve. Kung minsan yung hindi kayo ibig-ibig, amen, yun yung masarap mahalin ng todo. Ito yung mga pagmamahal sa mga taong na higit pa sa kanilang mga nararapat na kailangan. Parang ano to, yung extra mile yung gagawin mo? Ang Panginoong Jesus, ganyan din tinuro niya sa Matthew. Pag hiningi sa iyo ang balabal mo, ibigay mo pati damit mo. It is an extra mile ang gagawin natin. Pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo pa yung kaliwa. It is just an act of extra mile. And David, there are three times he stated, sa verse 1,
to whom I can show kindness. So verse 3, to whom I can show God's kindness. Verse 7, I will surely show you kindness. So yung tatlong yan, it was David initiated. Siya po ang nag-initiate niya mga kindness na yan. And he was very, very determined to show God's kindness. Ang masarap pa rin ito mga kapatid sa Panginoon, willing siya. Ibig sabihin yung gustong gusto niyang gawin ito. And it is not a response to anyone who need help. Yung meron lang pangangailangan ng kapwa natin, saka natin siya tutulungan. Hindi lamang po iyon ang kindness na gustong ipagkaloob ni David kay Mephibosheth. Or there is someone calling for help. This is not the kind of kindness. It was a promise he had made and he kept it with Jonathan, his best friend. Kaya syempre naman, pagkakinip mo yung word mo, yung promise mo. Si David, a man full of integrity. Naranasan niyo na po ba yung mga kapatid sa Panginoon na meron tayong integridad? Di po ba kung minsan yan ang nawawala sa atin eh? Pag wala nakatingin, wala nakakakita, nasa labas tayo, nawawala yung integridad natin bilang mananampalataya ni Kristo Jesus. In fact, ito po yung resulta lang nung God's goodness na ginawa kay King David nung panahon na siya ay bago maghari. Sabi ni David, God has been good to me and I want to share His blessings, His kindness with Saul's household. And that was Mephibosheth. He initiated kindness. He orchestrated kindness. Hindi lamang po siya napilitan that there is someone saying, David, tulungan mo yung nalalabing household ni Saul. Hindi po. Di ba tayo naman, usually hindi tayo nag-i-initiate ng acts of kindness. Bihira sa atin yan eh. Most people show kindness only in response to someone in need. Natural po sa atin yan. Pag may nangangailangan, dun tayo nagre-respond. But here, David initiates kindness and it flows out from that kindness yung na-receive niya sa Panginoon. Parang natuto po si David doon lang sa kindness ng Panginoon. Parang tayo po. Tayo namang lahat dito ay natuto lang tayong maging kindness, maging mabuti sa kapwa natin. Dati, mabuti lang tayo sa kapwa natin, alam natin na makababalik lang ng mabuting ginawa natin sa kanila. But here, this kind of kindness is an act na kung saan ay wala kang inaasam na pagbabalik. Alam niyo kasi ng panahon nila King David, pagka mayroong bagong upo o lukluk na hari, yung previous na hari, pinapatay po nilang lahat yun. Inuubos nila yun for someone na possible na maging threat para sa kanilang pag-upo sa trono ay maging balakid yan. Kaya inuubos nila yan. Pero dito, sa passage natin, David did not do it. He made an effort to locate a descendant of King Saul and found his grandson named Mephibosheth, Jonathan's son. Sino nga ba si Mephibosheth? Mephibosheth po, siya po yung anak ni Jonathan. Nung nagkakaroon ng gera nung panahon nila, ito pong alipin ni Jonathan ay itinakas itong anak niya na si Mephibosheth. And Mephibosheth, tragically, accidentally, nahulog po siya. Pagkakahulog po niya, naging sani ng kanyang pagiging lumpo. And he was lame, crippled, 2 feet, both feet, hindi po isa. And there was nothing from Mephibosheth that time. Imagine natin, pinatawag siya from Lodebar. Ang Lodebar po ay isang lugar dyan sa boundary ng Jordan at east-west ng Jerusalem. Isang lugar na ilang, kung tiyatawagin sa Biblia, ilang, ibig sabihin, walang magandang hanap buhay, walang pagkakuhanan ng resources. Amen? And then patatawag ng isang hari. And who is Mephibosheth? He was crippled. He is lame. And it would not benefit David to have him in the palace. Parang ano, patatawag ka, halimbawa tayo, lame, patatawag ka ng hari. Ano bang pakinabang mo naman pagka dumating ka sa kaharian? Anong maitutulong mo? Eh, lumpo ka nga. Tinan niya sabi ni Mephibosheth, verse 8. What is your servant
that you should notice a dead dog like me. Di ba? Parang sinasabi niya, sino po ako para pag-ukulan ninyo ng ganitong pansin, mahal na hari? Ako isang hamak lamang. And remember mga kapatid, sa Hudyo, sa culture ng Hudyo ng araw, pag sinabing dog o aso, nakakadiri ka. Eh si Mephibosheth ginamit niya, I am like a dead dog. Dead dog means, para dito sa ating ngayon, sa buhay natin, it was unclean, marumi. Amen? And it was useless. Wala kang bilang, wala kang buhay. Verse 7, pero ang sabi ni David, sa kabila nung paghahayag ni Mephibosheth, kung sino siya sa harapan ng hari, ang sabi ni Haring David, don't be afraid. Isang kataga na napakagandang mapakinggan. Nasa harap ka na isang makapangyariang tao, tapos sasabihin siya, don't be afraid. And then, alam niyo po kung ano nakuha niya, kinaten. Three things David planned to do for Mephibosheth. Number one, ang sabi ni Haring David, I will restore to you all the land that belong to your grandfather Saul. Number two, you will stay here with me and will always eat at my table. Number three, David instructed Ziba, yung servant nila, to get his sons and servants and farm the land to provide Mephibosheth the crops they need. Alam niyo po yung offer ni David, hindi lang a token of gesture, hindi barya. Ang offer po ni David, extravagant. Parang walang limit yung inoffer sa kanya. And sigurado tayo, this is an act of grace and loving kindness ng Panginoon kay David na in-apply naman ni David dito ngayon sa harap niya si Mephibosheth. Mephibosheth is a man who did not deserve it. Hindi niya po deserve ito, mga kapatid. Actually, natakot nga po siya rito pagharap eh. Kasi ang alam niya, papatay na siya. Because they know in their culture, pag may natira sa lahi nila ng mga previous na kaharian, pinapatay po. Kaya ang sabi ni David sa kanya, don't be afraid. Mephibosheth could not never earn it. Hindi po niya pinagpagalan. Doon na nga siya. Like, lumumuhay siyang mahirap doon eh. Poverty life siya roon sa Lodebar eh. And he would never be able to repay it. That's the kindness of Jesus. Yung uri ng kindness na yan na ipinapadama ni Haring David kay Mephibosheth, just like the love of our Lord Jesus Christ. We are all like Mephibosheth, mga kapatid. We receive from God that which we do not deserve, we cannot earn it, and we never repay it. Ito yung unmerited favor ng Lord sa atin. Grabe si Lord, ano? Tama nga naman. Sa kabila ng ating mga karumihan, kasalanan natin, ninais pa ng Panginoon, alalahanin tayo. Hanapin tayo. Kung tutusin, we are nothing. Amen? And that kind of kindness na ipinagkaloob ngayon niya kay Mephibosheth transfer his life or transform his life. Grace found Mephibosheth. In other words, not Mephibosheth found grace. Baligtad po. Yung grasya at habag ng hari ang siyang nakatagpo kay Mephibosheth. Just like we are. The grace of our Lord Jesus Christ found us. Natagpuan po tayong lahat. Palapakan natin ang Panginoong Jesus. Ni hindi nga po niya hinanap itong hari. Yung hari ang naghanap sa kanya. The king sought him out to a nobody. Di ba parang wala siya eh. Kung tutusin, patapon na ang buhay niya sa Lodebar eh. Walang kabuhayan, wala. Kahirapan lang ang dinadanas niya noon. Pero from nobody, now, this Mephibosheth became a somebody. Somebody that became a king's son and David household. And he will eat at the king's table all the time. Parang napakasarap. Nabigyan ka ngayon ng isang karapatan, no, na hindi mo inaasahan na ikaw mismo makakaranas ka doon sa harapan ng hapagkainan ng Panginoon.
Hindi lamang po ito occasional na bonus. Parang nabigyan siya ng bonus. Parang siguro sinabi ni Mephibosheth, wow, ang laking bonus nito. Hindi po. Ang ibinigay po sa kanya ni King David is a lifetime pension. The king is giving Mephibosheth. Lifetime na po iyon. Ibinigay sa kanya. Ang daming mga pabor na ibinigay sa kanya. Lahat ng bagay, sabi nga rito, he is an outcast. Now, he became a king's son. Tayo pong lahat, nung tumanggap kay Panginoong Hesukristo, nabigyan po tayo ng karapatan maging anak din ng Diyos. John 1:12, sino man nanalig, tumanggap sa bugtong na anak, ay binibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Sabi sa verse 13, he always ate at the king's table and he was crippled both feet. And I can imagine, mga kapatid, no? Lumpo siya. Kapag every time na uupo siya sa pagkainan ng hari, amen? Di ba nawawala na yung tingin ng hari dun sa pagkalumpo niya? Because natatakpan ng table eh. Amen? Parang tayo po, nung tinanggap natin si Jesus, kahit na anong crippled natin, lame man tayo, ang dami nating lumpo sa buhay natin because of our sins, yung unrighteousness natin, kapag humarap po tayo kay Panginoong Jesucristo, we are the same like Mephibosheth. And Mephibosheth, I can imagine, nakaharap siya dun sa hari, magkaharap sila. And the king was always ready to listen for what Mephibosheth nasasabihin niya dun sa hari. Di ba napakasarap pagka kumakain din tayo, minsan may fellowship. Isa sa mga kultura ng mga doon sa Middle East, ganyan sa Middle East eh. Habang kumakain po sila, nagkukwentuhan sila and ini-enjoy po talaga nila. Ganyan ko na-imagine itong si Mephibosheth. Kahit na siya'y lumpo, no? Ang mahalaga rito, he was in the presence of the King. And we are in the presence of the Lord. We are all like Mephibosheth. Crippled, sabi ko kanina. Ang pwede lang nating madala sa harapan ng Panginoon, yung ating mga filthiness. Filthiness yung ating karumihan, yung ating kabulukan, yung ating kabuktutan, o ano-ano mang bagay mo yan. Amen? But the Lord came to look for us and brought us back to His kingship. And we become the King's Son. Jesus brought us or bought us in His life. Yung ibinigay po sa atin ni Kristo Jesus ay buhay niya. And then, we can usher to His kingdom. And now, we can have a fellowship with Jesus every day, just like Mephibosheth. Ang sarap, ano? Talaga makikita natin ang Panginoon. Binili niya tayo ng kanyang buhay. At yan yung isang magandang reward natin. And the kindness of God that transformed us. Sabi nga, how can we not be grateful ngayon? Tayo pa ba ang hindi magpasalamat sa Panginoon? All na kanyang kinreate? How can we not honor Him and praise Him sa buhay po natin araw-araw? I can say yung God's kindness kay King David po, ito yung nagbago, nag-transform sa buhay ni Mephibosheth. Imagine natin, wala na siyang gagawin, no? Nandun lang siya, pagkakain siya sa table ng hari. Wala na, lahat ibabalik sa kanya. Eh, hindi naman niya pinagpagalan yan. May reward siya. Amen? Tayong lahat. Sabi nga, most people, tinetreasure natin yung mga tao na maganda, guwapo, capable, merong kakayahan, smart people, skillful people. Yan yung mga binabalyo natin. We are most high value, yung mga taong ganyan, yung mga high achievers. But here in the text, tinitingnan ko, sabi ko, si Mephibosheth, binigyan ng pansin. Tayo pa kaya na hindi pagtuunan ng pansin ng Panginoong Jesucristo. And the Lord Jesus Christ, yan po yung kanyang gustong-gustong tapunan, ang kanyang paningin. Many incidents sa Bible po, pangyayari sa Bible. Ang Panginoong Jesus, tinapunan niya ng mga paningin niya yung may mga kapansanan, may mga sakit, may mga kakulangan, may mga kahinaan. And I wonder, tayo din pong lahat, ganyan ang nangyari sa atin.
And because David full of integrity, meron din po siyang dignidad. Yung dignidad na pinangahawakan niya, nagaling sa Diyos. At yung ipinangako niya kay Jonathan. Meron siyang honor eh. May reputasyon siya eh. So kung ganun ang paningin ng hari kay Mephibosheth, sa atin din po. Every life matters to God. Ang tingin po sa atin ng Diyos ay valuable po tayong lahat. Even if we are not deserved. Every life is made in the image of God and precious to God. Nothing to do in our looks or capabilities. Walang magagawa yan, yung mga outlook. Ano natin? Itsura natin. Pero ang Diyos po ang tinitignan sa atin, yung ating puso. Every life needs to be touched by God's kindness. What David did was an expression of what God has done for him. Bringing from the pasture to the palace. Si David po kasi ay isang pastolero ng mga tupa eh. At napakahusay talaga niya. Yan ang isang hinangaan sa kanya ng Diyos. David was a fighter talaga. Can you imagine yung kanyang mga alagang tupa, yung alaga ng kanyang tatay? Pagka yun po ay sinasakmal ng mga asong gubat ng mga leon, nilalabanan po niya. Ang sabi doon, winawakwak po niya yung mga bunganga ng mga oso. Ganon po siya kalakas. And from that, yung hanap buhay niya mga pastolero, napunta siya ngayon doon sa palasyo bilang isang hari ng mga Israelita. And then from being a shepherd into the king. Tayong lahat din po, ganon ang pwedeng mangyari sa atin. From nobody to somebody. God is good and God is kind. We are all called to be like Him. Kindness is one of the fruit of the Holy Spirit. Isa po yan sa mga bunga ng Espiritu ng Diyos na ipinagkaloob po sa atin. Pwede po nating magamit. Pwede nating i-apply sa mga buhay natin. Lalo na most people na hindi kaibig-ibig. Matthew chapter 5, verse 16. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Napakasarap po mga kapatid na tayo ay may kindness. And that kindness, sabi ko kanina, hindi ito for someone who need the help o tumatawag ng isang pangangailangan lang. Kindness is coming from the heart. Why? Because if you do kindness, many people will be gave thanks to God. Marami po magpupuri sa Panginoon, marami magpapasalamat dahil sa pamamagitan ng kindness na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ganun din naman ipagkakaloob natin sa kapwa natin. Kapag tayo ay kind to others, many people will be thankful to God. Yung mga ministry po natin, kahit minsan tayo, meron tayong mga personal na ministry, no? Yung nakakapagbigay tayo out of the blue, out of our context ng puso natin na kung sino lang gusto mong bigyan. Ang sarap po magbigay. Yung sa ministry dito, nakita ko po anong minsan sumama ako. Sabi ko nga, kahit sino naman tao pwedeng gawin yun eh. Kahit hindi mananampalataya, they can do more than dun sa isineserve natin. Pero the difference between some other people at sa tao na may pananampalataya kay Kristo Jesus, alam niyo po yung pag-abot ng kamay natin doon sa tao. Hindi lamang po ngiti sa mukha nila ang makikita natin, kundi po mga ngiti sa puso. It was from the heart. Yung difference, yung hands nang nagbigay, yung nag-abot. Amen? Kung mag-aabot ka naman, kung nakasimangot ka, paano naman mabibless yung kakain nun? Kaya napakaganda na yung kindness sa buhay natin, ina-apply natin yan. And that kind of kindness, many people will touch their heart. And then they will give thanks and praise to the Lord. That's why today, if God has been good and kind to us, I'd like to challenge each and everyone. Just like David said. Anong sinabi ni David? Is there anyone to whom we can show God's kindness? Tayo pong lahat ayo po sa Panginoon. Amang banal, maraming salamat muli sa mensahe na dulot ng kindness. Continue mo kaming
turuan, Panginoon, how to apply sa mga pamumuhay po namin. Hayaan nga po ninyo, O Diyos, na matutunan din namin, katulad ni Haring David, ipinadama, ibinigay kay Mephiboset yung hindi nararapat sa taong ito. Undeserved people, let you continue minister sa aming mga puso. Not only for ourselves, O God, but for other people. At salamat din po na kayo ang Diyos na punong-puno ng kindness sa puso na ipinagkaloob sa amin. Salamat po. Ito po yung dalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen.